What's up guys? Ako nga pala si Ails ng Ails Gaming TV at sa video na to pag-uusapan naman natin is kung paano nga ba ang tamang way para mag-farm ng mga gates. Take note guys, opinion ko lang to and marami pang ibang diskarte na posibleng maging mas okay kaysa dito. So ayun nga, sinishare ko lang yung strategy na naging effective sa akin para makasabay yung account ko sa rankings. Pero syempre, bago ang lahat, kung gusto mo maging updated sa mga video na i-release ko about solo leveling Arise, eh, i-click mo na yung like and subscribe button. Kahit huwag na yung notification bell kasi gaya ng lagi kong sinasabi, pampagulo lang yan sa cellphone eh. So ayun, huwag na natin patagalin pa, simulan na natin. Ails Gaming TV. Okay, so una natin pag-uusapan is ano nga ba ang pinaka-okay i-farm na klase ng gate? May limang klase kasi yan. Una is yung normal gate, yung kulay blue. Mostly dito pinapansin ng mga players kasi normal lang. Then next is yung dungeon breaks, yung kulay purple. Sumunod is yung red gates, yung kulay pula na bihira lang mag-spawn and pinakamahirap i-clear kumpara sa ibang gates. Then yung special gate na kulay dilaw, tapos goblin yung mga kalaban. Then lastly yung bonus gates na extra lang once na mag-riskan ka. So, pag nagpa-farm ka ng gates, dapat ang una mong tatandaan is never ka magpa-farm ng B-rank pababa. Puro ANS lang since sila yung mas may malaking reward compared sa lower rank gates. Tsaka, nag-i-start mag-drop ng mark of time sa rank A gate pataas eh. Alam ko madami sa atin na nagmamadali and gusto agad ubusin yung keys kaya kahit B na gate is sinisweep na nila. Pero in the long run kasi medyo may iwanan yung account mo dahil sa mas onti yung napaparm mo sa gates. Mas onting resources yung nakukuha mo compared sa ibang players. Next is dapat alam mo kung ano yung materials na ipaprioritize mo. Kasi yung rewards na dinadrop sa gate is depende din kung anong klase yung mismong gate eh. So kung kailangan mo ng melding cube at design, i-farm mo is yung dungeon break, yung kulay purple. Kung kailangan mo naman ng mas maraming gold, edi i-farm mo yung special gate since yun yung may pinakamataas na gold reward eh, yung mga goblin na tumatakbo habulin mo ganun. Yung red gate, no questions asked naman yan. Once na lumabas yan, i-clear mo agad as long as rank A or S since ang mga reward dyan is skill scroll, runes at elixir na kailangan para mapalakas yung buong team natin. And kung madami ka naman time, pwede mong gawin is pag may lumabas na red gate, iriskan mo lang ng iriskan hanggang maging rank S para talagang sulit yung keys mo. Lastly, kung gusto mo naman mag-farm ng artifact enhancement chip, then ang pinaka-okay i-farm is yung normal gates. Yes, tama kayo ng pagkakarinig. Sa normal gates lang nakakakuha ng mga enhancement chip na pwede natin magamit para makapag-upgrade ng artifacts. Kaya wag na wag niyong babaliwalain yung mga normal gates kasi importante din yan. Madalas kasi di pinapansin yung mga normal gates kasi mukhang walang kwenta eh. Pero napakalaking bagay if may paplano mong mabuti yung farm path mo para mas madali mong mapalakas yung buong team mo. Gaya ng sa akin ngayon, ang focus ko na is mga normal gates since malapit na ako makapag-farm sa tier 8 ng Encore at Instance Dungeon. So kakailanganin ko ng mas maraming materials pang upgrade ng artifact. Ng mga nakaraang linggo kasi is puro special dungeon at dungeon break ako since nag-iipon ako ng gold at materials pang upgrade ng mga weapons. So ayun guys, maikli lang tong video na to and sana nakatulong ako kahit papano. Sa dulo ng vid na to eh, magmamabilis na character showcase lang tayo tsaka magra-run ng ilang gates para makita nyo kung ano-ano mga pwede nating makuha sa rank A to S na normal gates. Maraming salamat sa panonood, mag-iingat kayo palagi, at huwag kayong mawawala hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam! Alright, let's get ready! That looks like a worthy opponent. Blessings! To all! No forgiveness! Water Dragon power! Hear my wishes!
are angry! Blessings to all! No forgiveness! Water Dragon Power! Come forth, my shadows.